nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang, magalak tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong umanap sa banal na pagpiripa. Inaamin po na makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubang nagkasa na isip salita sa gawa at sa aking pagpupula. Kaya sinasamong ko sa mahal na Berin Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa aming mga kasalanan at pagtubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin yung kapangyarihan, kami naway lang maging lalo masigasig sa pagdiriwang ngayon sa iyong pag-ibig. Sapagkat sa panahong ito ng pagkabuhay, higit naming nalalaman na ang mga hinamos sa dilim ng kasalanan ay katibayan ng iyong pagkamaasahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang puputan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, si Felipe ay inutusan ng isang anghel ng Panginoon. Pumunta nga agad sa timog sa daang patungong Gaza mula sa Jerusalem. Ito'y ilang, kaya naparoon si Felipe. Sa darating naman ang isang Etiope Eono, siya ang tagapamahala sa lahat ng kayamanan ng Kandahin o Rena ng Ethiopia. Nagpunta siya sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. Siya'y pauwi na noon nakasakay sa kasaysang karuahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaias. Sabayan mo ang sasakyan iyon. Sabi ng Espiritu kay Felipe. Patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng Eunuko ang aklat ni Propeta Isaias. Kaya tinanong niyo ang iyan, Eunuko, nauunawaan ko ba ninyo ang inyong binabasa? Paano kung maunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? Sagot ito. At si Felipe, inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa tabi niya. Ito ang mahanginang kasulatan na binabasa niya. Kung paanong walang imig ang tupa na dinadala sa patayan o ang kordero sa harapan ng magkukupi, gayon din naman hindi siya nagbuka ng kanyang pili. Siya'y minama at pinagkaitan ng katarungan. Walang maitatala tungkol sa kanyang mga inako, sapagkat kinitil ito sa lupa ang kanyang buhay. Sabihin mo nga sa akin, wika ng iyon ako kay Felipe. Sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Buhat sa kasulatang ito ay
isinalaysay ni Filipe ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy siya sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. May tubig dito, sabi ng Kuyuro. Ako ba'y hindi pa maaaring tiyagan? Sinabi sa kanya ni Filipe, maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot siya, sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos. Pinatigil ng iyon ako ang karuan. Lumusog silang dalawa sa tubig at binigyan siya ni Filipe. Pagkaahong niya sa tubig, si Filipe kinuha ng Espiritu ng Panginoon. Hindi na siya nakita ng iyon ako na nagpatuloy naman sa kanyang paglalakbay na tuwang-tuwa. Namalayan na lamang ni Filipe na siya'y nasa Azot. Mula roon, ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol kay Jesus sa lahat ng bayang inaraanan niya hanggang sa marating ang Cesarea. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sang kalupaang nilalap, galak sa buo'y isigaw. Sang kalupaang nilalap, galak sa buo'y isigaw. Ang lahat ng bansay, papuri sa Diyos. Inyong iparinig, papuri malubod. Iningatan niya tayo, pawang buhay. Di tayo magsak, di niya binayaan. Ang kalupahang nilalap, galak sa buo'y isigaw. Lapit at mainig ang nagpaparangal. Sa Diyos at sa inyo'y aking isasaysan ang kanyang ginawang mga kabutihan. Noong ako'y palisa, ako ay tumain. Tumain sa Diyos na dapat purihin. Handa kong purihin ng mga awitin. Ang kalupaang nilalang, galang sa buong singaw. Purihin ang Diyos, siya'y papurihan. Yamang ang daing ko'y kanyang pinakinggan. At ang pag-ibig niya ay aking hinamdan. Ang kalupaang nilalang, galak sa buong singaw. Tumayo po tayo. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, sinabi ni Jesus sa mga tao, walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw.
nasusulat sa aklat ng mga propeta at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at nagtuturo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Iyong nagmula sa Diyos ang tanging nakakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkain nagbibigay buhay, kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang. Gayon may namatay sila. Ngunit ang sino mang kumain ng pagkain bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito, at ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Maganda ng pagbigyang pansin sa ating pagninilay ang ating unang pagbasa, at patuloy pa rin, no, sa panahong ito ng Pasko ng Muling Pagkabuhay na pinagninilayan natin ang buhay ng unang simbahan, ang simbahan na ang mga apostol ang nagsimula. Inatas sa kanila ni Jesus ang kanilang misyon na ipahayag at ipakilala si Jesus sa lahat. At sa pagkakataong ito sa ating unang pagbasa ay nakatagpo ni Felipe ang isang yunuko at pinakilala na nagbabasa ng sulat ng libro ni Propeta Isaías. Pero maganda rin ang ginawa dito ni Felipe nung siya'y sinugo ng Espiritu Santo. Naginabayan niya itong yunukong nais sumumpong sa mukha ni Jesus, makilala sino si Jesus at tanggapin si Jesus. Maganda rin sa buhay natin bilang Kristiyano, no? Sana wag dating malimutan ang ating misyon bilang Kristiyano, na hindi lamang tayo, no, nagdadasal, hindi lang tayo nagsisimba at nagdedebusyon, pero ang lahat sana ng ito ay magdala sa atin patungo sa isang misyon. At ang misyon natin ay ipakilala si Jesus sa iba. Ang misyon natin na isabuhay ang ating pananampalataya. At medyo nagkukulang tayo pagdating sa pagmimisyon. Kasi ang una nating iniisip pag misyon ay kailangan pumunta ka sa ibang sa malayong lugar, kailangan mong pumunta sa ibang bansa. Pero sa totoo lang, ang simpleng pagpapahayag sa iyong kaibigan, ang simpleng pagbabahagi ng iyong pananampalataya sa mga tao na kakasalamuha mo araw-araw, yun na yung misyon, eh. Hindi mo kailangan pumunta sa malayong lugar para masabing niyayakap ko yung misyon ko bilang isang Kristiyano. Kung asan ka ngayon, kung saan ka dinadala ng Panginoon, sino yung mga nakakasalamuha mo ngayon, doon ka tinatawag ng Diyos para magmisyon. Ipakilala siya roon, isabuhay ang pananampalataya mo roon sa pamamagitan ng pagiging mabuting Kristiyano, sa gisag ng pagmamahal ng Diyos, tandaan ng kabutihan ng Diyos. Sa ating ebanghelyo, ginabayan ni Felipe ang yunukong ito na makilala si Jesus. Pinakilala si Jesus sa kanya. Sana tayo din bilang Kristiyano, ito din yung ating gawin at yakapin, na si Jesucristo na ating Panginoon, na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa kaligtasan natin, ay patuloy din nating ipakilala sa iba. Patuloy na ibahagi sa iba. Huwag nating ikahiya si Jesus.
Huwag natin ikahiya ang ating pananampalataya kay Jesus. Huwag natin ikahiya na ipakilala si Jesus sa ibang tao. Siguro may mga magulang dito. Paano mo daw pinakamagandang maipapakilala si Jesus sa kanila? Yan yung mission mo eh. Simulan sa pagdarasal, nakasama sila. Huwag nyo lang daw hunturuan magdasal. Simulan sa pagsama sa kanila at kasama silang nananalangin. Kasama silang nagsisimba. Dahil nakikita nila sa inyong halimbawa ang inyong pagsasabuhay ng pananampalataya. At para sa mga bata ho, ang tinitignan ho nila at ginagaya ang aksyon ng mga magulang nila na tinitingala nila at tinitignan nila bilang mga modelo ng kanilang buhay. Sana ang mga magulang hindi lang nagnanais maging model sa kanilang mga anak. Maging modelo din sana ng pananampalataya kay Jesus ang mga magulang para sa kanilang anak. Pray with them. Go to Mass with them. Walk with them with Jesus. Yan po yung mission ng bawat isa. Huwag na ho nating pakumplikahin yung mission. Ang mission ay kung nasan ka ngayon, dun mo ipahayag si Jesus. So anong ginagawa mo ngayon, dun mo isabuhay ang iyong pananampalataya. Kung asan ka man ngayon, kung may lumapit sa'yo na nangangailangan ng gabay at makilala si Jesus, ipakilala mo siya o ilapit kay Jesus. Yun ang misyon ng bawat isang Kristiyano. Yun ang misyon nating lahat. Si Felipe, pinakilala si Jesus sa isang dayuhan na walang kaide-ideya kung sino si Jesus. Sana tayo ho, bilang Kristiyano, ipakilala natin si Jesus, maging larawan tayo ni Jesus sa lahat. Amen. Tumayo po tayo. Minamahal ko mga kapatid, lumapit tayo ngayon at manalangin sa Diyos Ama na sa kabutihan ng kanyang puso ay isinugo ang kanyang anak, ang tinapay ng buhay. Ang ating itugon, Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ang bayan ng Diyos na pinalalakas ng Eukaristiya, naway magkaisang mamuhay sa pananampalataya at pag-ibig. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Sa pagtanggap natin sa Eukaristiya nang may pagpapahalaga, naway mapalalim natin ang pag-ibig sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Tayo naway hindi magkulang sa pagbabahagi ng mga biyaya sa mga nangangailangan at sa gayon ay makatulad tayo ni Kristo na nag-alay ng sarili. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ang mga may karamdaman sa katawan at pag-iisip, naway palakasin ng kanilang pagtanggap sa katawan at dugo ni Kristo sa Eukaristiya. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ang mga yumao, naway makabahagi sa ipinangakong piging sa langit ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ama naming makapangyarihan, patnubayan mo kami sa aming paglalakbay
at tulungan kaming lumakad sa daan ng iyong anak na si Jesus na siyang tinapay ng buhay. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Sapagkat ako'y iniligtas, mga kaaway di makuhang matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay, ipagkaloob mo ang aming papakinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan, ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Nagahaing walang humpay anak ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan. Sa piging ng iyong buhay, hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, lumuhod po tayo. O manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Kaya hindi naman na matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po tayo. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo. Para maglingkod sa iyo, isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos na ang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagalig na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat na masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Toong Kordero ng Diyos na nagalis ng kasalanan ng sanlibutan,
mapalad ang mga inaanyayahan sa anyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Announcement. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pundo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor
at pambansang dambana na Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mo kaming pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran. Bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo at agray ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba Nazareno, inarangal ka namin.